Isang mapagpala at mapagpalayang pagbati po sa lahat. Ngayong episode naman ay pag-uusapan naman ho natin yung madalas kong itinatanong ho sa akin sa aking mga pagsasanay na isinasagawa, yung tanong ho na maaari bang dibitahan o ipagpaliban ang ating karapatan. Ang konteksto madalas ng tanong, particularly itong kasagsagan ho ng tinatawag nating COVID-19 pandemic, ay kung makatwiran ba yung ginawang paglilimita ng gobyerno doon sa ating mga karapatan sa panahon ho ng kasagsagan ng tinatawag nating COVID-19 pandemic. Ikalawa, ang konteksto din ay ito yung panahon ng tinatawag nating debate sa usapin ng anti-terrorism law, ay kung maaari bang talagang limitahan ang karapatan ng bawat isa sa panahon ho ng tinatawag nating terorismo o sa panahon na meron tayong terrorist attack, sa panahon na kung saan ay nanganganib yung usapin ng peace and order sa ating bansa. So yan ho yung ating sasagutin. Ang sagot ko ho dyan ay hindi at oo. Ulitin ko ho, mahalaga ho yung pagkakasunod. Hindi at oo. Hindi. Generally speaking, as a general principle, ang paniniwala ho natin dyan, human rights are not and cannot be generally suspended during times of national emergency. Particularly, doon sa mga karapatan na itinuturing ho nating non-derogable or absolute rights. Ito ho yung mga karapatan na hindi maaaring ipagpaliban sa anumang pagkakataon. Ito ho ay batay sa itinatakda ho ng pagpirma ho natin sa International Covenant on Civil and Political Rights at ng dalawang optional protocols nito, which is yung ICCPR is legally binding treaty ng mga bansa ho na pumirma sa ratification nito sa United Nations. Particularly sa Pilipinas, malinaw din ho na isinasaad sa ating konstitusyon na anumang international treaty na kung saan ay pinasok ng ating bansa ay tuturing na as considered as law of the land. Kaya nga obligado ho na siya ay legally bound ho siya na ito ho ay implement at kilalanin sa ating bansa. At batay ho sa nilalaman ho ng ICCPR, ito ho yung mga karapatan ho natin na hindi maaaring ipagpaliban, suspindi o limitahan maging sa anumang pagkakataon. Una, yung usapin ng tinatawag nating right to life. Mahalaga ho itong pag-usapan. Hindi ho maaaring suspindi o hindi maaaring limitahan yung ating karapatan sa buhay o hindi rin ito maaaring labagin maging sa anumang pagkakataon. Ni hindi nga rin ito pwedeng gamitin bilang punishment sa pagkakasala sa batas kasi nga sa Pilipinas, binuwag na ho natin ang death penalty. Ikalawa, Article 7, freedom from torture, cruel, inhuman, or degrading punishment or treatment. Bukod kasi sa ICCPR, tayo din ho ay pumirma sa isang covenant din as an international treaty against torture, cruel, inhuman, or degrading punishment. Kaya nga sa Pilipinas, meron din ho tayong anti-torture law na kung saan nagsasaad na hindi maaaring gamitin ang pag-torture maging sa anumang kadahilanan. Third ay yung usapin ho ng freedom from slavery and servitude. Hindi ho ito pwedeng gawin. Right to recognition as person everywhere. Article 18, freedom of thought, conscience, and religion. Hindi ho maaaring limitahan sa atin yung ating paniniwala maging sa panahon ho ng national emergency. Ikatlo ay yung freedom from imprisonment, from non-payment of debt. Wala hong nakukulong na dahil sa utang, maliban na lang ho kung may bahid ng panluloko. Kasi nga ho, ang paniniwala, mas mahalaga ho tayo kumpara sa anumang mga material na aspeto ng material na bagay. Third is prohibition on prolonged arbitrary detention. Wala hong maaaring sino mang ikulong ng walang sapat na kadahilanan, ng walang isinasampang kaso, at walang sapat na ebidensya. Malinaw ho ito, kaya nga sa ilalim ho ng revised penal code natin, up to 7-8 hours lang ho maaaring ikulong pinakamatagal ang sinuman sa isang serious offense. So malinaw ho ito. Then third is freedom from medical experimentation without consent. So ito ho din yung ginagamit na batayan kung bakit ho sa Pilipinas hindi ho natin maaaring obligahin ang sinuman na magpabakuna, particularly sa usapin ng COVID-19 vaccine. Bakit ho? Kasi nga, una, walang batas na nag-uobliga. Ikalawa, EUA pa lang o emergency use authority pa lang ang ibinibigay. Ibig sabihin, hindi pa ito wala pa itong sapat na pag-aaral para ituring na epektibo at bagamat meron siyang EUA. So, may pangamba yung iba na ginagamit niya ito na bahagi pa rin ito ng experimentation. Bagamat kami ho as a human rights advocate, ini-encourage namin yung lahat na magpabakuna. Then freedom from racial discrimination. Actually, maging anuman ho niya ano ng diskriminasyon. Malinaw, kahit yung pagpapatupad ng batas, dapat ito ay non-discriminatory. At of course, yung usapin ho ng tinatawag nating freedom from ex post facto law. Anong ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipatupad ang batas ng retroactive. At the same time, hindi mo pwedeng ituring na krimen ang isang gawa o ginawa ng wala pang batas na nagsasabi na ito ay isang krimen.
Malinaw ho ito. Ito ho yung mga itinuturing ho natin na mga non-derogable rights na hindi maaaring ipagpaliban sa anumang pagkakataon at maging sa anumang kadahilanan. Okay, ngayon. Pero sabi natin, hindi at oo. Hindi para sa mga non-derogable rights, pero maaaring limitahan para doon sa mga tinatawag ho nating derogable rights. Ano naman ho yung mga tinatawag ho nating derogable rights? Ang mga derogable rights ay ito ho yung ating mga karapatan na maaaring limitahan upang mapangalagaan yung pamamayanan. Halimbawa, ng mga derogable rights, freedom of mobility. Yung freedom of mobility ba ay isang non-derogable rights? Hindi po. Yung freedom of mobility ay isang derogable rights na kung saan maaaring limitahan. At ito nga yung naranasan natin sa panahon ng COVID-19 pandemic. Pero malinaw din ho na itinatakda, dapat mayroong tatlong mahalagang kondisyones para ito ho ay magawang limitahan. Ano ho una ng kondisyones? Ito ho ay dapat una, may malinaw na batayan at malinis na intensyon. So halimbawa, yung freedom of mobility natin sa panahon ng tinatawag natin COVID-19 pandemic na kung saan ay nagsagawa ng lockdown yung gobyerno. May malinaw ba itong batayan? Oo, kasi ito ho ay isang kinakailangan gawin para mapabagal ho yung spread o yung pagkalat ho ng virus na kung saan ay mahalaga para din doon sa capacity ho natin na tugunan yung mga magkakasakit bunga ng virus. So makatwiran ba yung pagsasagawa ng tinatawag nating lockdown at paglilimita ng ating mobility? Oo, kasi nga ho may malinaw na batayan. Okay, ano ang ikalawang kondisyones? Dapat ito ho ay itinatadhana ng batas. Anumang paglilimita na gagawin ho ng pamahalaan para tugunan ho halimbawa yung COVID-19 pandemic na kung saan ay makakaapekto ng ating karapatan, dapat ho ay ito ay itinatadhana ng batas. Kaya nga ho, para tumugon ang gobyerno ito, minadali niya ho yung mismong tinatawag ho nating pagsasabatas ng Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act, which is declared as national emergency in response to COVID-19 pandemic. Ngayon, bakit mahalaga na mayroong batas? Kasi nga ho, mahalaga yung batas para magkaroon ho ng kasiguruhan ng fairness in the application of the law. At pare-parehas din ho yung pagpapatupad ng batas. Kasi ano yung problema natin? Yung iba nagpapatupad ng mga batas, iba-iba ho yung pagpaparusa na sinagawa, may ikinulong sa kulungan ng aso, yung mga pasaway na kabataan, at iba pa. Mali po yun kasi hindi yan nakatatakda sa itinatakda ho ng batas. At pangalawa, bakit yung iba tinatawag natin ang parusa, pinag-jogging, pinag-exercise, bakit yung iba ikinulong sa kulungan ng aso? Dalawang bagay yung mali. Una, hindi ito itinatadhana ng batas. Pangalawa, walang fairness in the application of the law. Ikatlo, ay ito ho ay cruel at babahagi ng itinuturing ho natin na hindi katanggap-tanggap na pagpaparusa sa tinatawag ho nating mga pagkakasala. Kaya nga, mahalaga yung batas para malinaw ho ano ho yung sakop, ano yung limitasyon at ano rin ho yung pagpaparusa at siguro makakasiguro na fairness in the application of the law. Ikalawa, mahalaga din ho yung pagkakaroon ng batas para siguraduhin na walang tinatawag ho nating para magkaroon ho tayo ng tinatawag nating restrictions of the arbitrary exercise of power. Maiwasan ho yung pagmamalabiso sa pagpapatupad ho ng tinatawag nating mga itinatadhana na kautusan ng pagpaparusa at paglilimita ho ng ating karapatan. So maliwanag ho sa atin ito. Mahalaga, una, may malinaw na batayan sa paglilimita ng karapatan. Ikalawa, dapat may itinatadhana ang batas. Mahalaga ito para sa fairness in the application of the law at restriction of the arbitrary exercise of power. Ngayon, ano ikatlo? Ang ikatlo ay ang limitasyon ay hindi dapat lumampas sa kung ano lamang yung kinakailangan upang matamo yung pangkahalatang layunin. Ano ho ibig sabihin nito? Yung proportionality ho ng pagpaparusa at paglilimita ng ating karapatan batay sa kung ano ho yung kailangan. Halimbawa, maaari ba tayong i-quarantine, which is inihiwalay ho tayo sa publiko? Oo. Pero hindi naman ho dapat lumagpas sa tinatawag nating 14 days na pagkakwarantina. Bakit? Kasi nga batay sa siyensya, ang tinatawag natin magagawa natin makontina yung tinatawag nating virus ng COVID-19 virus sa loob ng 14 days. Actually nga, ngayon nga nabawasan ito dahil nga nag-improve yung ating pagtanaw ho dun at pagkaalaman sa virus. Meron na lang hong 10 days, may 5 days na lang din ho yung pagkakwarantina. Particularly yung mga OFW na nanggagaling ho sa ibang bansa na pumupunta ho, na pumapasok sa Pilipinas. So ulitin ko ho, maaari ho ba tayong i-quarantina? Oo, pero dapat kung ano lang ho yung kinakailangan. Batay din mismo
sa siyensya. Yung mga binanggit ko na lahat ng ito ay nakapalubo sa tinatawag nating Siracusa Principles. Ito ho yung prinsipyo na kung saan ay nagiging gabay ho ng mga bansa sa usapin ng tinatawag nating paglilimita o pagsusus ng ating mga karapatan. Particularly doon sa mga usapin ng mga derogable rights. So ang Siracusa Principles po ay mga standards at mga patnubay na dapat sundin ho sa pagpapatupad ng mga patakar at pulisiya na makakaapekto o maglilimita sa mga basic rights at freedoms ng mga partikular na tao sa panahon ng tinatawag nating emergency. So nandiyan ho yung binanggit ko kanina, necessity. Meron bang pangangailangan para gawin ito? Yung proportionality, dapat ho yung ginagawang paglilimita ay naayon lamang ho sa kung ano ho yung kailangan. Of course, legality, dapat ito ho ay mayroong dapat ito ay mayroong batas na yung anumang ipinapatupad ho natin ay dapat itinatadahan na ng batas, non-discriminatory, ibig sabihin fairness in the application of the law, wala ang pagkiling o pagkilala sa sinuman. Of course, may state responsibility o accountability yung mga mismong nagpapatupad ng mga patakaran na naglilimita ho ng ating mga karapatan. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw ho sa akin, ulitin ko ho, maaari ba ho limitan yung ating mga karapatan? Hindi at oo, hindi para sa mga derogable rights, non-derogable rights at oo para sa mga tinatawag nating non-derogable rights. Sa dulo ng lahat ng ito ay patuloy ho ang aking panawagan. Paulit-ulit ho ito ang aking sinasagawa that we have to get up and stand up for our rights. Bagamat yung ating mga karapatan ay likas ho na nasa bawat isa sa atin, pero sa dulo ho, kinakailangan pa rin natin itong i-claim at kinakailangan natin manindigan. At sa totoo lang, anumang karapatan na tinatamasa natin ngayon ay produkto ng pagtindig ho ng bawat isa para i-claim ho yung ating mga karapatan. At of course, mahalaga din na tumitindig ho tayo, lalo na dun sa mga individual o sektor na kung saan ay walang kapasidad na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan o yung tinatawag natin vulnerable sa usapin na maabuso dahil nga sa kanilang kalagayan ay hindi nila magawang maipagtanggol yung kanilang karapatan. Mahalaga na tumindig ho tayo dito. Halimbawa nito yung mga senior citizens, mga persons with disabilities at iba pa. At ang patuloy ho yung aking panawagan, yung panawagan ho ni Desmond Tutu na kung saan we could not be neutral in situation of injustices because if we are neutral in situation of injustices, we have chosen the side of the oppressor. Na mas nasinigundahan naman ho yan ng ating idol na si Albert Einstein. Sinasabi niya, the world will not be destroyed by those who do evil but by those who watch them without doing anything. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat.